alloy yung construction niya tsaka yung glass niya, ilang grado. Tapos malaki siya. Hindi naman baduy, hindi siya baduy para sa scrambler kung malaki. Yo, what is up mga Venatic? Sana masarap ulam nyo, magandang buhay sa lahat. Panibagong parcel na dumating, kaya buksan natin to. Let's go! Order natin to sa Shopee. And isa to sa mga kailangan natin para kay Miko. So, balik vlogging na ulit tayo, no? Namiss ko yung Dubai. And masyado akong naiinitan dito ngayon sa Pilipinas, sobrang init. Ayun. So let's see kung maganda ba to, worth it ba to. Tingnan natin. This is Cars Tech Motorcycle Spare Parts H3373-37 Black. Ito ay isang bar and side mirrors. Ayan mga Venatics. Ito yung makikita nyo from the box. Allen wrench. Side mirror. Laki oh. And side mirror. Yun lang. Wala nang mga papeles. So tingnan natin. On ko yung camera. Ayan yung side mirror. Kunin natin yung plastic. Ayan. Objects in the mirror are closer than they appear. Pero wala naman siyang obvious na grado. Kung okay naman siya. Yung built niya, alloy. So may kasama na siyang fittings pero hindi ko siya gagamitin. Dahil yung handlebar natin ay meron ng fittings. So, sobrang laki niya guys. And for reference, ano ba? Ano bang magiging reference natin pagdating dito? Ito yung gunting na pangkarne. Ayan. Lahati siya, no? Ilang fingers ang kasya? More than 4. 5 fingers kaya kung pagkasyahin. Yan. Pero pag-usapan natin yung tungkol sa bar and side mirror sa ibang video about sa legalities nito and kung allowed ba siya o hindi. Gagawa ko ng video para pag-usapan natin yon. So, ngayon, unbox lang natin to, tapos install natin. Tapos pakita ko na lang sa inyo sa comment section kung ano yung magiging itsura niya. Kasi medyo gabi na, guys. Ayan, di na rin ang makakapag-video sa labas ng pag-i-install kasi marami ding bata dun. Medyo magugulo lang tayo. So, ayan. Nabili ko to sa Shopee sa halagang 550 pesos. Link in the description below. Yo. Ayan, nakabit ko na yung ano mga Venatics. Check. Uy, madumi yung glass. So, kanina no, nag-unbox tayo. Ngayon, nakabit ko na yung side mirrors natin na bar end na nabili natin sa Shopee. And natuwa ako sa quality niya kasi alloy yung construction niya tsaka yung glass niya. Ilang grado. Tapos malaki siya. Hindi naman baduy, hindi siya baduy para sa scrambler kung malaki. Eh, depende na lang, personal preferences na lang din itong mga gantong bagay. Pero sa akin, nagustuhan ko siya, importante sa akin, kitang-kita ko yung nasa likod ko at hindi ko nakikita yung balikat ko lang. So, kitang-kita ko, kalwat kanan. Tungkol naman dun sa bawal ba ang bar and side mirror, magulong usapin yan mga Venatics. Subukan ko gumawa ng isang brief explanation pero medyo formal. Ayaw akong maging bias pagdating sa pagbibigay ng opinion kung pwede ba yung bar end or hindi ba pwede kasi modification blah blah blah. Kasi 'di ba? Automatic na sa classic bike community tayo, baka isipin niyo na maging bias ako pagdating sa pagbigay ng opinion dito sa bar and side mirror. Pero sa susunod na natin bibigyang pansin yung bagay na 'yon. Ngayon, eto, update ko lang kayo sa nabili ko. Kinabit ko siya, hindi siya plug and play mga Venatics. Tinanggal namin yung nakastock na fittings sa side mirror. Yung fittings na kasama dito sa side mirror, hindi namin ginamit.
yung tornilyo na kasama hindi namin ginamit, pinalitan namin ng stainless para mas matibay. Tapos nagdagdag kami ng mga washer dito sa kanang bahagi ng handlebar natin para hindi umipit yung handle grip natin at hindi mag-cause ng aksidente or yung tinatawag na pagwawild ng motor. Kasi pag hinigpitan mo ng sobra and wala siyang space dun sa handle grip, kukunat yung handle grip, hindi siya babalik kaagad, kaya delikado. Pero ayun, sobrang natuwa ako sa nabili kong to. Kitang kita ko lahat, as in, ang isa na lang sa magiging problema natin dito is kailangan muna natin sanayin yung sarili natin sa lapad ng handlebar natin. Kasi yun nga, medyo lumapad yung handlebar natin. So pag nasa traffic tayo, since nasa Pilipinas tayo, hindi pwedeng magbasta-basta kang sumingit or sumiksik, kasi baka makagasgas tayo or baka masira yung handlebar natin. Double ingat, triple ingat, tsaka kilalanin nyo yung motor nyo. Yun yung pinaka suggest ko sa bawat isa na mga nanonood sa akin, sa mga Venatic. Suggest nyo rin sa mga kaibigan nyo na kilalanin nyo muna yung motor nyo tuwing may bago kayong piyesang ikakabit. Kasi lahat yan magbabago. Nagpalit ka ng gulong, kilalanin mo yung motor mo. Nagpalit ka ng side mirror, kilalanin mo yung motor mo. Kahit sa pinakamaliit na bagay, nagpalit ka ng spark plug, kilalanin mo yung motor mo. So, hindi naman yun sobrang critical na proseso. Pero isa yon sa mahalagang proseso or mahalagang gawain mo para maiwasan mo yung unwanted things to happen. Be familiarized sa sarili mong motor, kasi bukod sa hawak mo buhay mo, nakasalalay din buhay mo sa kondisyon ng motor mo. Ayun mga Venatics, punta tayong Brewsam, and ayun lang, napakita ko lang sa inyo na nakakabit na itong ating bar and side mirror, and I was happy to this project. Punta tayong Brewsam and edit natin itong video, tapos post na rin. Follow nyo ako palagi guys, follow nyo yung mga page ko, Ven Villa Floor Vlogs, follow nyo Retro Boys Laguna, follow nyo yung mga kaibigan natin sa Classic Scene Community, follow nyo yung mga vlogger na matino, follow nyo lahat, follow nyo na lang lahat, tapos subscribe nyo rin kami. Sana laging masarap ulam nyo at sana laging malambutunan nyo. Once again, this is Ven, signing off. Peace.